Kumusta mga bata? Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, kumaway nga kung naririnig si teacher. Ayan, sige po, kaway kung naririnig si teacher. Ayan, mag-thumbs up kung ready na po ang lahat. Ayan, very good. Panibagong araw at panibagong aralin na naman ang ating lalakbayin at matututuhan. Pero bago tayo mag-umpisa ay may mga paalala muna si teacher sa inyo. Ayan, una ay makinig palagi kay teacher, makinig sa mga sasabihin ni teacher. Pangalawa ay panatilihing nakapatay ang microphone para marinig po natin ang mga sasabihin ni teacher. Pangatlo ay itaas lamang ang kamay kung gustong magsalita o mag-recite. Naintindihan? At pang-apat ay makilahok sa talakayan at sa mga gawaing ipapagawa ng guro. Sisimulan natin ang ating aralin sa pagbabasa ng isang tula na ginawa ni teacher na pinamagatang bantas. Ayan, makinig ng mabuti at pagmasdan ang mga salitang may salungguhit sa tula. Ayan, okay. Bantas. Ako ay isang tuldok. Ako ay ginagamit sa pasalaysay at sa pautos na rin. Ako ay tandang pananong. Ako ay ginagamit sa pangusap na nagtatanong naman. Ako ay tandang padamdam. Ako ay ginagamit sa pahayag na may masidhing damdamin. Tawag sa amin ay bantas, tuldok, pananong, padamdam. Kami ay mahalaga sa mga pangungusap. Gamitin ang wasto sa mga pahayag. Bantas ay mahalaga. Gamitin ito ng tama. Ayan. Ngayon naman ay gusto kong tawagin si Mariel para basahin ang tulang pinamagatang bantas. Sige Mariel, buksan mo yung iyong microphone. Makinig po kay Mariel. Bantas. Ako ay isang tuldo. Ako ay ginagamit sa pasalaysay at sa pautos na rin. Ako ay tandang pananong. Ako ay ginagamit sa pangusap at pagiging pa. Ako ay tandang padanggaw. Ako ay ginagamit sa paradigmal higing tindang. Tawag sa amin ay busa. Tundo, kaw, pagkakasya. Kami ay manlaga sa mga pangyosa. Kami tinagusto sa mga pangyosa. Pagkas ay manlaga sa pinitong magkama. Ayan, very good. Palakpakan nga natin si Mariel. Ayan, ang galing na magbasa ni Mariel. Ayan, so kung mapapansin nyo ay may mga salitang may salungguhit sa tula. Ano-ano kaya ang mga yon? Ayan, magbigay nga ng isa, Johan. Tuldok. Magaling, tuldok. Ano pa kaya yung mga salitang may salungguhit? Si Althea. Tandang padamdam. Ayan, very good. Tandang padamdam. Ano pa yung isa? Si Naomi. Pananong. Okay, very good. Tandang pananong. Ulitin natin, ang mga salitang may salungguhit sa tula ay ang tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam. Ang mga salitang may salungguhit sa tula ay tuldok, tandang pananong, at padamdam. Ang mga iyon ay mga halimbawa ng bantas. Ayan, bantas, tuldok. Ganyan daw po ang itsura ng tuldok. Ayan, paano nga yung tuldok? Ganun, tuldok. Ang tuldok ay nakikita sa mga pangungusap at sa mga pahayag. Ayan, paano nga po yung tuldok? Sige nga, isulat nga po sa hangin. Tuldok. Ayan, next. Tandang pananong. Ganyan daw po ang tandang pananong. Isulat nga po sa hangin. Ayan, magaling. Ganyan po ang tandang pananong. Next naman ay ang tandang padamdam. Ayan, isulat po. Guhit, tuldok sa iba. Guhit, tuldok
sa ibaba. Ano nga po yung tawag sa tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam, Althea? Ano nga po ang tawag sa kanila? Banta. Magaling. Mga bantas. Ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagbuo ng iba't ibang uri ng pangusap gamit ang tamang bantas at pananda. Ayan, inaasahan na pagkatapos ng ating aralin, matutukoy mo ang mga iba't ibang uri ng pangungusap at mga bantas na ginagamit sa bawat uri ng pangungusap. Makakapagsulat ka ng pangungusap gamit ang tamang bantas at napapahalagahan ang tamang pagtatapon ng basura.